Guys, welcome back again to my channel, and we're back at it again with another makeup tutorial or makeup video. So for now, we're gonna be doing an everyday or parang go-to makeup look, and actually updated version to kasi nakagawa na ako nito before, and you can see that sa channel ko, and that's way back. So ngayon updated na siya. So yung routine na to is usually yung ginagawa ko kapag umaalis ako, ganyan. Ito yung makeup na ginagawa ko. So lahat ng gagamitin natin na products is only from Pink Flash, and of course yung routine na gagawin ko is my routine. So I swear guys, yung brand na to, very promising niya and very budget friendly lang talaga, perfect sa mga students ganyan, or kahit sa nagwo-work ganyan, basta tight yung budget mo, girl, I got you. This brand is for you. So yeah, let's hop into the tutorial. Okay guys, so I already prep my skin, like nakapag skincare na ako and such. So let's go first into the base makeup. So dahil everyday lang naman to, ayan, magko-concealer na ako kagad, hindi na ako magpa-foundation kasi I think for everyday that's too heavy na. That's why dito muna tayo sa concealer, and this is Pink Flash concealer. So this is their HD Flawless Concealer with sponge tip. Ayan siya. And this one is very unique guys kasi ngayon ko lang nakita yung ganitong klaseng packaging. Like meron na siyang sariling niyang sponge. So ito yung pinaka, ayan, pinaka tip niya and yung pinaka concealer. Tapos dito sa taas, may kasama na siyang mini sponge. So ayan siya, very convenient and travel friendly. So pwede mo tong dalhin. Like kapag alis ka, pwedeng ito na lang yung dalhin mo kasi 2-in-1 na siya. Like may sponge na din siya, 'di ba? Tapos ito yung pinaka concealer. I like the packaging, and actually guys, let's just talk about the packaging. Ang ganda ng packaging ng Pink Flash. Like hindi mo siya mahalata na mura lang kasi talagang ang ganda ng packaging nila. Parang packaging pa lang sis, sulit na. So actually I have all of their shades or 5 shades with me, and then ilalagay ko na lang yung clip dito ng swatches para may reference kayo. So for today, since may 5 shades naman ako dito, I'm gonna be using 2 shades. Yung isa mas light for the under eyes or pang highlight, and then yung isa pang cover lang ng mga dark spots. And so dito muna tayo sa under eyes. So diba, ganyan pa lang. Tignan niyo yung coverage, guys. Talagang natatakpan niya kagad. So by the way, guys, this is in the shade T05. And ayan, tama lang yung color niya or yung shade niya pang highlight ng face ko. So usually, kapag under eyes, dito na lang talaga ako nagko-conceal. Kasi dati, dinadamay ko yung dito, which is hindi naman siya talaga para sa face ko or sa face shape. Kasi mas nagmumukhang malaki nga yung mukha ko kapag ganun. So dito lang talaga. And then here. And it's very smooth and seamless to apply. And then for covering my dark spots, ito yung ginagamit kong shade T04. So yung T04 kasi guys, kasi shade lang talaga siya ng balat ko, kaya mas okay siyang ilagay sa mga hindi hina-highlight na part. So we're just gonna let this set for siguro mga 1 to 2 minutes para mas kapet yung pigment or yung pinaka-coverage niya. Okay, so 2 minutes is now over, so we're gonna blend it na. And I'm gonna use, of course, this sponge. O, diba? Hindi na ako naghanap or kumuha ng separate sponge. And guys, habang ba-blend ko to, tignan nyo yung coverage niya. Guys, look how flawless and glowy siya. Ayan. And hindi siya creasy. Madali lang din siyang i-blend. And then, HD looking siya. Like, parang ang smooth talaga ng skin ko with this one. And ang maganda pa sa kanya, yung pinaka-look niya is parang hindi ka nag-concealer. Parang natural skin mo lang siya, diba? So, i-finish ko lang yung ibang parts and let's see the final look. So, we are done blending and this is my skin. So, pores where, guys, take note, hindi ako nag-primer. Pero sobrang naging smooth yung finish niya. Ayan, like, pores where. And as you can also see, with that mga isang pahid lang, kada isang area, full coverage siya kasi, ayan, natakpan niya naman yung mga dark circles ko, pati yung mga dark marks ko. And also, this one claimed as a waterproof concealer din. So, diba? San ka dyan? Ang mura na ng product, pero ang ganda and ang sulit. So, moving on, dun pa rin tayo sa mga cream na base makeup. So, I'm gonna use a contour. So, for that, I have 2 shades of their duo makeup stick. So, ito, very convenient din to kasi, ayan, dalawang shades na siya within one stick. So, I have the first shade right here. Ito yung F21. Contour and then highlighter. Ayan, dalawa na kagad sila. So, of course, I'm gonna use the contour first. And dito lang sa mga area na to, kung saan need ng contour. Very creamy yung consistency niya. Ayan, nag-glide ko lang siya na ang bilis-bilis kasi super creamy.
So dito mga parts ng ako usually nagko-contour and we're gonna blend it. Actually, mas gusto ko yung mga cream blushes or cream contours kasi mas natural looking siya sa face. Tsaka mas long-lasting siya kaysa sa mga powders. And for the nose line, I used to pinch this. And for our blush, I'm gonna use the shade BB01. So, pili lang ako dito sa dalawa. And so, these are the shades. And hindi naman nagkakalayo. So, I'm gonna use this one. Ito yung mas pink. And gamitin ko na lang din yung contour brush. Tapos, gaganyan ko siya. So, kasi yung kalat kapag nasa brush, yung cream product, para mas control mo. Tapos, damay ko siya ng very, very light dito sa nose. And then to set the cream products, I'm gonna use, of course, this one. Ito yung sa Pink Lash na loose powder in the shade 111. So, ito siya. May kasama na din siyang puff. Ayan, which is very convenient din. Dito lang ako maglalagay. I'm gonna bake this one first, yung sa under eyes. So, ibibake ko lang yung mga usually na ino-oily. Kasi yung powder na to is for oil control din. Ayan. So, bake lang natin siya. And while we're baking, let's do our eyebrows. So, for my eyebrow product today, super excited din ako gamitin. Ito yung kanilang 2-in-1 Duo Effect Eyebrow. So, may kasama na siyang eyebrow gel and then eyebrow powder. So, I have two shades right here, 01 and 02. And yung gagamitin ko is yung 01. So, double layer din siya like this one. Ayan. And when you open it, makita mo kagad yung pinaka-powder. And not just that, kasi meron siya ditong tiny mirror. Kasi itong mga eyebrow products, guys, hindi lang siya for eyebrows talaga. Pwede mo din siyang gamitin as eyeshadow or eyeliner. And may kasama pa siyang mirror, diba? So, grabe, sobrang sulit to. And ito, yung pinaka-eyebrow gel niya. So, ayan silang dalawa. And of course, unahin natin yung pinaka-cream kasi yung powder ay yung magsiset sa kanya later on. So, let the eyebrow process begin. Guys, hindi pala nag-film nung ginagawa ko yung eyebrows ko. But anyway, so nasa cream process pa rin naman tayo. Hindi ko lang siya nasimulan kasi hindi ko pala napindot. Like, anyways, continuing. Okay, so tapos na yung gel and I'm gonna set it with this powder. This way, guys, mas magiging long-lasting talaga yung pinaka-eyebrow mo. Okay, so ganyan lang siya basically and I'm just gonna finish the other eyebrow. Okay, guys, so we are now done with the brows. Ayan, ganyan lang siya and it's time to set our makeup or yung pinaka-cream base natin. And kanina, diba, nag-bake ako dito sa under eye, so lahat naman isa-set ko na. Powder na to, in fairness, very lightweight lang siya. Hindi ko na-feel na nag-a-add ako ng isa pang layer ng powder. And it has that matte finish, as you can see. Ayan, natanggal niya yung glow or yung parang oily look ng face ko kanina. So, magdamay na din ako sa neck since this one is an oil controller. Para din yung mga pawis ko dito sa neck is makontrol niya. Okay, so sa eye makeup naman tayo. And ito yung gagamitin ko. Actually, I have two palettes from them. So, ayan, closer shot ulit, guys, para mas makita nyo kung paano ko gagawin yung eye makeup. So, first, to warm up my lids, ito yung gagamitin kong shade. Ayan, yung pinaka-light brown. And be careful with this one kasi it's very pigmented. Lagi ko kasing wino-warm yung pinaka-lids ko para alam yung magkaroon ng buhay yung eyes. And I'm gonna use this one for the next shade. And then I like putting it here. Para may color din yung under eyes. Hindi siya parang blank.
Okay, so I'm okay now with these two powder shades. And then if you're feeling extra like what I am feeling today, I'm gonna use one of their Double Glow. Ayan. Yung kanilang 2-in-1 liquid eyeshadow. And ang gaganda nito, like super glitter siya, shining, shimmering. And I have your number 2 and the number 3. And I think yung gagamitin ko dito is yung number 2. So dahil for everyday lang siya or go-to, ayan, hindi siya pang extravagant, I'm gonna use 02 and ito yung gagamitin ko na shade. And ang ganda nito, subtle lang siya, pero you have that glow after. Of course, this is liquid and lalagay ko lang siya dito. I'm gonna spread that. Perfect lang tong glitters na to, guys, for everyday. Kasi, ayun, no, super subtle niya lang. Para lang talagang nag-glow yung eyes mo. Actually, this can also act as a highlighter. I love using this talaga. Kaalam mo, kahit ito lang yung gamitin mo, tapos gusto mo para something sa eyes mo, pwedeng-pwede siya. And then for our under eyes and then tear ducts, ito naman yung kukunin ko from 03. And yung parang silvery. Lagay lang ako dito at the back. I'm gonna use a brush. And then, doon ko siya lalagay. Diba? Ang pretty, pretty. So pretty. Tapos dito sa tear ducts, ayan, dito kung saan yung tinatamaan ng ilaw. So yeah, that is our eye makeup and super simple lang niya talagang gawin. And lastly, for our eyes, I'm gonna use a mascara. Ito yung kanilang All Day Wink Mascara. And I got the black one, which is for day mascara. So itong black mascara na to, for natural looking lashes lang. So as you can see, ayan, naka-false eye ako, pero hindi na sila pantay. So mas lengthy and mas volume dito kaysa dito. So dito muna unahin natin and we're gonna try to even it out using this mascara. So yun pala yung pinaka-brush niya, naka-curve siya para alam mo yung perfectly fit siya sa pinaka-eyes natin and hindi tayo mahirapan masyado. So, I'm gonna start, of course, with this one kasi ito yung kailangan natin habulin dito. Yeah, it really gives you that parang lengthy or more lengthened na eyelashes. And it also has that, you know, rich fiber para mas mukha siyang volumized. Oh, meron din siyang micro curl effect. There, sis. Pantay na siya. And for the last step of this look, ayan, di ba, last na kagad, we are gonna be applying lipstick. So, ito yung bagong lipstick ng Pink Flash. So, this is their Fuzzy Soft Velvet Matte Lip Clay. So, I have 5 shades with me and insert ko na lang ulit yung clip ng swatches. For our look, guys, I'm gonna use the shade NU02. Look how pigmented. So this is the lippy and it has that parang fuzzy velvet matte finish. And I super love the color. Tignan nyo siya. Tapos tignan nyo pa, ang smooth. And in fairness, kahit high pigment siya, it's very lightweight. Parang wala ka lang makalagay sa lips mo. And ang hydrating niya pa sa lips at the same time. Wait, before we end this, lagyan ko lang din siya ng shine. Using this one, ayan. Hindi nyo alam yung mga makeup nyo, mga multi-use yan. Just a bit. So guys, this is our final look. Ayan, very fresh lang. Ayan, very easy lang talaga and simple yung ating makeup look. So, pwede nyo siyang gamitin talaga everyday if you want or occasionally kapag lalabas lang kayo or gagala with friends. So yeah, I think I'm gonna end the vlog right here. So thank you guys so much for watching and sana may mga natutunan kayo. And sana gayahin nyo din tong look ko para alam mo yung matchy-matchy tayo. And if you do, don't forget to tag me on your IG story. Wearing this makeup and of course, using Pink Flash products. And yeah, I'll see you again on my next vlog. Bye!